boxing at its highest level. That guy is dangerous. A fight to remember. Sa pagitan nila Nonito Donaire ng Pinas. Nonito lands the left, bro. At Naoya Inoue ng Japan. This dude is dominating world-class opposition like nobody's business. Unbelievable power for 180 pounds. It's going to be monster against monster. World Boxing Super Series. Isang professional boxing tournament na noon ang spotlight ay nasa bantamweight, kung saan mayroong tatlong stages at nilawakan ng walo sa top-rated na boksingero sa bantamweight division para sa Muhammad Ali Trophy at mga major championship belts na kalakip nito. Nonito Donaire versus Ryan Burnett ng United Kingdom. Kasalukuyan noong hawak ang WBA belt, si Ryan Burnett ang heavy favorite dito laban sa 36 years old na si Nonito, na noon lang uli bumaba ng 118 pounds na timbang matapos ang may 7 to 8 years na pamamalagi nito sa 122 super bantam at 126 pounds featherweight. Early rounds nagpakita ng bilis at mga counter si Burnett, pero kitang mas malakas at kayang-kaya ni Donaire ang mga suntok na binabato ng kampiyon. Remaining alert, bobbing and weaving effectively, blocking shots with his gloves, and comes back with a left hook. And then another one, Ryan Burnett taking punches in the corner, trying to bob and weave, but Nonito Donaire finding his range with that vaunted backhand. Pero sa di inaasahang pangyayari, matapos bumato ng kanan at magmintis, ay nagkaroon ng injury si Burnett dahil na din sa mga malalakas na patama ni Nonito. Get a bit of range in that left hand though, Donaire. Oh my goodness! Now I think he suffered a back injury here. He was dramatic circumstance here. Ryan Burnett pivoting with his back foot in the canvas and had to take a knee. Dramatic development here in the closing stages of the fourth round. Matapos ang round 4 ay hiniling na ng corner ng champion na ipahinto na ang laban. Isang upset victory para kay Donaire at diretso sa semifinals. It is all over. Ryan Burnett has been dethroned. Naoya Inoue versus Juan Carlos Payano ng Dominican Republic. Wala namang hirap para sa tinaguriang The Monster ng Japan at tinapos nito ang katunggali sa unang round. Inoue remains unbeaten with record of 17 wins at 15 galing sa knockout. Donaire versus Stephen Yang ng USA. Ang dapat sanang katapat ni Nonito na si Zolani Tete ay napalitan ni Stephen Yang gawa ng sinasabing shoulder injury na natamo ni Tete. Slow start pero kitang si Donaire ang mas busy sa dalawa. Late round 2 kung saan palang nagpakitang gilas si Yang at kumonekta ng ilang good shots sa kampiyon. Round 6. To be able to evade. At kumonekta na nga ang classic at pamatay na left hook ni Nonito. Knockout at di na binilangan si Stephen Yang. Nonito making his way sa finals ng tournament. Naoya Inoue versus Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico. Para sa bakanting The Ring bantamweight title at IBF title ni Rodriguez. Mainit na palitan agad mula sa dalawa kung saan mas angat pa din ang pambato ng Japan. Pero Rodriguez di nagpapahuli. Round 2. Tatlong beses nga na pabagsak ang kampiyon bago tuluyan matapos ang laban. Another impressive win para kay Inoue. Making a statement and setting up para sa final showdown against the Filipino Flash
Nonito Donaire. Sino ba talaga, dahil natanggap mo na yung suntok ng pareho, para sa'yo, sino ba talaga mas malakas sumuntok? Talaga, ang mas malakas sumuntok, pag makatama, talaga, tulong. Yung ganito talaga, yung unang malakas ng kamao ni idol nito. Kasi si Inoue, malakas din, pero yung lakas niya, parang magagaling sa speed. Alam mo ba yun, Jacob? Sa paa? Oo. Coming into the fight, Naoya Inoue, 3-division world champion, kasalukuyan noong The Ring at IBF bantamweight champion at top 4 pound for pound ng Ring Magazine. Nonito Donaire, 4-division world champion at kasalukuyang WBA bantamweight champion at dating top 3 pound for pound noong 2011. Age advantage para kay Inoue na mas bata ng 10 taon. Pero pagdating sa boxing experience, ang advantage ay kay Donaire. Opening round target agad ni Inoue ang bodega ni Donaire. Pero nadedepensa naman ito ng The Filipino Flash. Parehas active at alerto na nag-aabang kung sino ang unang magkamali. Great counter left hook mula kay Inoue na kumonekta kay Donaire na nagpa-hype sa mga manonood. Nonito, bumawi naman by pressuring Inoue bago matapos ang round. Round 2, more jabs mula kay Donaire para kontrolin ang pace ng laban. Naoya Inoue bumawi naman ng mga big shots. Pero under 1 minute ay kumonekta na nga ang pamatay na left hook counter ni Nonito na nag-iwan agad ng cut sa may taas na kanang bahagi ng mata ni Inoue. First time na magka-cut sa kanyang pro boxing career. Sinabi ni Inoue sa isang interview matapos ang laban ay nagkaroon siya ng problema sa paningin matapos ang left hook na iyon. Tila dalawang Donaire daw ang nakikita niya sa ring. Naalala daw nito ang isa sa mga laban ni Nonito kung saan tinamaan din ito na solid at nagkaroon ng problema sa paningin. Ginaya niya daw ang magaling na adjustment na ginawa ni Donaire, ang pagtakip sa injured na mata para daw makakita ng maayos. Pero di na niya masyadong ginawa para di gaanong mahalata ni Donaire na may problema nga ito. Nagtuloy ang matinding palitan ng top 2 best ng bantamweight division. Round 9, right straight mula kay Donaire na yumanig kay Inoue. Sa lakas ng inabot ay napilitang kumapit ni Inoue kay Donaire. Another first time experience ni Inoue. First time intentionally clinching. Inoue survived round 9, big round para kay Donaire. Round 11, magagandang kombinasyon mula kay Inoue. Kumonekta ang isang body blow at dito na nga nangyari ang unang knockdown sa laban. Having a warrior mentality and heart of a champion na gawang makatayo ni Donaire. Tuloy ang laban. Inoue going for the kill. Donaire fighting for his life ay nakakonekta ng left hook na bahagyang nagpahinto sa momentum ni Inoue. Standing ovation. Donaire survived round 11. Big round para kay Inoue. Another classic round. Round 12.
respect from both fighters at parehas gusto gumawa ng statement sa huling round. Under 10 seconds, knowing na napaghuhulihan sa scorecard, battle cry mula kay Donaire, letting it all out. Inoue, gayon din at nakipagsabayan. Both fighters giving their all. Sa kabila ng mga premyo at karangalan na maaabot, ay napaluhod si Inoue di dahil sa suntok, pero para bigyan ng matinding respeto at pasasalamat ang magiting nakatunggali, kanyang idol at naging dati na ring mentor, para sa pinakamahirap at pinakamagandang laban ng kanyang karir. Naoya Inoue, winning the whole tournament, Muhammad Ali Trophy, the ring at unified WBA at IBF bantamweight champion. Matapos ang laban ay hiniling ni Nonito kay Inoue na mahiram ng isang araw ang Muhammad Ali Trophy bilang ama na matupad kahit papano ang pangako sa mga anak nito na maiuwi ang tropeyo pagkatapos ng laban. Thank you, Mr. Inoue, and congratulations! Dinagdag ni Inoue na ang 36 na minuto na laban kay Donaire ay nakapag-mature sa kanya bilang isang tao. Ang laban na ginawaran bilang 2019 Boxing Fight of the Year.